Magandang araw sa lahat mga ka-teach. Andito na naman tayo para mamahagi ng aking kaalaman base sa aktual na exploration ko at gano'n na rin sa turo ng mentor ko mga ka-teach. Kung mapapansin niyo mga ka-teach, may illustration tayo dito ng puno. Alam niyo naman natin itong puno na ito mga ka-teach. Puno ito ng santol. Bago natin ito pisan mga ka-teach, kung maalala ninyo may mga post na tayo sa mga iba't ibang klaseng prutas na ginawang platandaan sa pagbaon ng mga Japanese Imperial Army noong World War II dahil doon sa katanungan ni Madam kung saan tayo nagumpisa. May na-post na tayong snake plant, klatsutsi, niyog, yellow bamboo, manga, kamias, katmon, langka, star apple, at ngayon nandito na tayo sa santol. Kung yung iba hindi pa ninyo na panood, panoorin yung mga ibang video content ko mga ka-teach. Nang sa ganun, makuha na ninyo ng idea kung may ganun kayo sa area nyo mga ka-teach. Okay, umpisahan na natin. Ganito ito mga ka-teach. Base sa sinabi sa akin ng mentor ko, mayroon at mayroon talaga mga ka-teach. Ginagawa talaga itong, isa ito sa puno ng prutas na ginagawang palatandaan ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. At kailangan mga ka-teach, may kaikibat na history ang area ninyo. Ibig kong sabihin mga ka-teach, kung may mga ganito kayong puno, may kasamang history kung saan may live pointer diyan o live witness noong World War II na nakita niya o nakita nila ng mga Japanese diyan na nandiyan sa area sa lumang santol ninyo, lumang punong santol ninyo mga ka-teach. Ngayon, ibalikan natin mga ka-teach kung saan may na-explore na kami ng ganito. Madalas ito mga ka-teach, ang kakibat na mga sign ito, mga animal character kung saan nakahulma ang hugis pagong sa bato or buong bato na hugis siya pagong or hugis siya bayawak nasa gilid ng sapa. Dahil may na-explore na kami mga ka-teach, sa Morong Rizal ang pinaka mother sign niya pagong na nakatingin sa puno ng lumang santol kung saan doon kami nagbiring sa lumang punong santol ng 81 degree 7 meters ang distance simula sa lumang puno ng santol. Pero ang area na yun mga ka-teach ay may history talaga. Bali, daanan ng mga Japanese Imperial Army ang area nila. Kaya, in-explore namin mga ka-teach, around 45 feet, ay hindi pala, 22 feet pa pala, nakakuha kami ng parang takip siya na bato na sobrang laki mga ka-teach. Ang hugis niya parang kawali na nakataob or parang likod talaga siya ng pagong na may lapad na si 7 feet by 7 feet. Yun ang diniritso namin mga ka-teach. Makapal yun mga ka-teach. Halos 2 feet ang kapal mga ka-teach. 2 feet ang kapal mga ka-teach. At 7 feet by 7 feet ang lawak niya pabilog. Para talaga siyang kawali na tinaklob o nakataob. Ngayon diniritso namin mga ka-teach. Around 45 feet nakakuha kami ng buong buto ng kalabaw. Sinalpak siya. In-street tunnel namin dahil sinundan lang namin ang mga power sign kung saan nagtuturo sa ilalim. Yun yung nasabi ko dati mga ka-teach sa post ng ibang post ko dito na nag-away-away around 77 ata. Basta around 77 or 76 feet. Ganun. Under. May nakuhang bato na parang bula. At sobrang gaan, malaki siya mga ka-teach, pero sobrang gaan. Yung pala nung pagbiak, ampaw, walang laman. Pero nagalit ang nasa ibabaw dahil biniak sa ilalim. At may kasama pa siyang parang tublero na bato na pahaba. Yun ang naumpisa, doon nag-umpisa mga ka-teach na na-stop ang trabaho dahil nag-away-away. Pero bago pa namin mga ka-teach, ang layer na yon puro talaga cement cover ang nadaanan namin. Ngayon, kung may mga ganito kayong area mga ka-teach, payong kaibigan ko lang, huwag nyo nang pag-interesan kung wala kayong sapat na puhunan. Dahil, pang malaliman talaga ang
ganitong pagbaon basta sa lumang puno ng santol dahil naka-experience na kami mga katits. Halos pagkapareho ito sa Star Apple kung saan nauna sa lecture ko, video lecture ko nauna dito sa video na ito. Naipost ko na dito sa mga katits. Ngayon, ang pinaka payo ko na dito mga katits, kung may mga ganito kayo, pwede din rin surbihin ng area kung tugmak ba lang or tumpak ba ang mga sinasabi ko na simula sa lumang puno ng santol may sapa around 20 meters to 30 meters at medyo pababa doon sa sapa maghanap kayo ng mga animal sign kung saan mga hugis siya, malaking bato na hugis pagong or hugis bayawak na nakatingin sa puno ng santol, lumang santol. Ngayon, yung area na yun yan, pag ganyan ang plastada mga tits, positive ang area ninyo na yan. Pero ang katanungan ko lang, medyo mahirap talaga tarbawin dahil sa sobrang lalim. Dati mga tits, wala akong saktong gamit, locator, send reading lang. Yun lang ang na experience ko dati. Okay, mga katits, maraming salamat. Sana nakuha ninyo ang mga simple lecture ko base sa actual na exploration namin. Nang sa ganun, may apply at may kumpara ninyo mga katits sa mga area ninyo na hindi pala ganun kadali. Okay, maraming salamat uli and God bless lahat.